Tama-sama naman tayong o-overhaulin na Honda Click na 125 TM version to mga sir. Mag-o-overhaul tayo dahil sa tunog na ito mga sir. Andalin ko muna. Medyo pabaliktad yung... Okay, ayan ang tunog ng makina mga sir. Kaganyan ang tunog ng makina nyo mga sir, matik po yan na ang problema nyan ay sigunyal or connecting rod. Yan. Nangyayari lang yan mga sir kapag napabayaan natin yung langis natin na hindi tayo nag-change oil ng up to date, kumbaga 1,500 palit na tayo. Depende pa rin yun sa oil mga sir, may mga oil na maganda halo kung tinitipid natin yung motor natin, yun diyan napupunta yung ating pagtitipid, napupunta sa gastos din. Ayan, sumasabay sa tunog, papatayin natin dahil maghihiwalay natin para hindi uminit yung makina. Paghihiwalay natin yung makina saka yung chassis, napaka-importante mga sir na dapat yung motor natin. Ibaling mapamahal tayo sa langis, huwag lang sa pisa. At least hindi tayo makasaya sa pisa o hindi tayo gumastos o mabutasan ng bulsa. Kasi wala po yan sa brand mga sir, lalo kung napakabayaan natin yung langis. Example niya, nabutasan yan. Nabutasan sa loob. Iba naman yung nababa ng makina. Yan, butas naman sa ilalim. Yan natin, nag-stack up yung ano. At ito, meron din tayong Yamaha mga sir. Kaya wala yan sa brand, wala yan sa Honda, Yamaha. Nasa atin po yan kung paano tayo mag-alaga ng motor natin. Kaya pag-iwalay na natin ito mga sir. O, saan yung pupunta yan? Ha? Saan yung pupunta? Kakawin nyo na? Jajang shop nyo na? Kaya pagtabi nyo yung dalawang mga sirain na makina. Sirain na mga driver pala yung mga sirain. Yeah, pinagtabi natin ang dalawang click. Yan, sige, klase-klase nyo na. Yan, pag-iwalay na natin. Karamihan kasi nagpapagawa sa atin mga sir, puro click. Kaya, makikita nyo, puro Honda lahat ang laman lagi ng aking content. Bibihira tayo ng Yamaha na kanito. Pero marami tayong din nagagawang Yamaha, hindi ko lang yung iba, hindi ko lang din na-upload. Kasi baka kung kasabihin sirain na naman yung Yamaha. Kaya yeah, wala yan sa brand mga sir, nasa atin po yan. Kung paka tayo mag-alaga ng ating motor. Yeah, basta pagka nagkakalas kayo mga sir, step by step nyo na lang. Tagal natin yung cylinder head. Ayan o. Mga final lang is yan. Basa yung chamber. Check mo kayong may gas-gas. Okay? Ha? Gas-gas. Isa rin yan mga sir. Meron. Kaya nasa atin yan mga sir kung paano tayo mag-alaga. Ito kasi kita pa lang sa makina. Ang ingitim. Pabayaan na sa langis. Okay, try mo ang tanggalin yan tapos ibalik-balik mo yan, kalampag na rin pala yan tapos ibalik-balik mo dun. Tapos ang laki ng play
Ang lakas. Yan yung narinig natin. Tapos isa pa. Doon sa ano, ipasok mo doon nga. Clamp kung ano. May madaling maipasok. Connecting rod na nga. Tapos ano pa. Kalampag. Kaya ganun na lang yung tunog ng makina niya. Kaya ayan, kung mapapanood ng may-ari niyan, kasi wala yung may-ari mga sari. Ayan, simbolin natin itong click na maingay yung makina. May tama na nga yung connecting rod, kalampag pa yung kanyang sigunyal at ito na. Ito na yung bago nating sigunyal mga sari. Ayan, bago na yung binili natin. Tapos ilalagay mo natin yung bearing. Sinsil mo natin yung ano, yung bearing mga sir sa bagong sigunyal natin. Tapos mamaya gagamitin natin butane para mailagay natin yung sigunyal. Okay, ito na yung sigunyal natin mga sir. Lulubog na natin. Tapos gagamitin mo natin ang butane para isang salpakan lang. Testing mo natin. Testing mo natin ito mga sir. Kapag hindi natin ginamitin ng butane, hindi mo po maipapasok yan ng basta-basta. Kailangan painitin natin para maipasok natin na hindi na pinupukpok yung sigunyal natin. Kaya painitin natin yan sa loob ng 15 minutes o 20 minutes. Okay, start back natin. Okay, patay mo na. Ayan, sample kanina na hindi natin pinainitan, totaling hindi natin maidubog nung pinainitan. Ayan, pasok na pasok. Syempre palalamigin mo natin, saka lagyan natin ng beta gray. Okay, ayan, sinahangan natin yung crankcase nya para mabuo natin itong makina to, at maisalpak na rin natin dyan. Ayan, natunilin na natin. Tapos ilalagay na natin yung black piston, piston ring. Okay, ayan, balik na tayo natin. Dahil ginamit dun sa kabila yung patungan natin, dahil meron ding overhaul doon. Same din dito yung problema. Tunog kuliglig. Yan yung bagong piston natin. Gasket, ball seal, piston ring, black, yan, dyan na lahat. Yan po yung ano, mga nasisira or pinapalitan kapag ka once na natuyuan ng langis, connecting rod, sigunyal, yan yung nagiging problema. Kapag natuyuan natin ang langis, yung motor natin, mapapamahal ka. Ito, siningil ko siya ng 12,000 kasama na yung black. Piston-piston ring, langis, yan, puro bago yung nilagay natin. Magnito. Okay, yan. Binabalik na natin yung water pump. Tapos talagay na natin. Saka natin isasalpak yan mga sir. Ayan, binabalik natin yung swing arm. Tapos yung panggilid yung susunod natin ilalagay. Tapos tambucho. Ayan, pwede natin isalpak yan sa chassis. Ayan, simbolo natin yung makina. Pwede natin isalpak yan doon sa chassis nya para matesting natin kung wala na yung ingay na tulog kuliglig. Okay, ito na mga sir, pagsama na natin yung makina saka yung chassis, at ibabalik muna natin yung mga sensor, throttle body, magneto, stator, at ibabalik muna natin. Tapos saka natin siya pandarin kung tatahimik na ba o tahimik na. Kung hindi na siya nangangaruling,
Dahil ingat-ingat. Kalihan mo na lang. Ay, balota mo na lang. Maraming anong dun. Nabalata na wire. Ayan yung mga nakakasirang ECU. Kaya isisip natin yan. Tatalian din natin yan para hindi naman kawawa yung ating customer. Dahil lang dyan, ECU naman ang babalik or papalit, nasira. Medyo may kamahalan pa naman yung ECU nito mga sir. Ayan, balutan mo natin yan. Balik natin lahat. Okay, ayan mga sir, balik na natin lahat ng mga tinanggal natin bukod lang doon sa tapat ng radiator dahil papandre natin dahil lalagyan natin siya ng kulan. Okay, ayan mga sir, timing na, hindi na siya gargar, hindi na rin siya tulog connecting rod na parang kuliklig. Ayan, timing na uli. Kaya napaka-importante na maalaga tayo sa langis na hindi tayo mapagastos ng malaki. Ibaling makasaya tayo sa langis, huwag lang tayo makasaya sa pisa. Kasi laking kawalan sa atin yan mga sir. Lalo kung ginagamit natin pang ano, manghanap buhay yung motor. Lahat ng kikitain mo, mapupunta lang sa motor. Kaya dapat sa langis, number one po yan. Saka yung mga kulan. Tayong iibaba uli na kulay pula. Pero uunahin muna natin itong tapusin para kahit pa paano ayan, mabawasan tayo. Ayan, timing. Nung binara ni Kapulong yung muffler natin, ayan. Normal lang naman na may marinig kayong lagitik ng konti. Normal lang po yun kasi sa adjust ng valve clearance natin, medyo saklik mga sir, malaki yung adjust ng ano nila. Clearance 10 saka 24. Pero ito mga sir, under break end pa rin ito. Huwag sabihan ko na lang yung may-ari nito na every 1,500 palit. Pero ito, dahil break end pa, 500, palit tayo ng langis. Or 1,000, gano'n. Kasi gano'n din naman talaga, kahit sa kasa. Kahit nang galing ako sa kasa, or nagtitraining ako sa mga Honda, gano'n lagi ang sinasuggest namin. Or sinasuggest namin. Kaya yun din ang sinasuggest namin sa mga customer namin. Lalagyan na natin yung upuan nito para makapagpasok din tayo ng iba na maibawaban din natin yung makina nila kasi meron pa tayo dyan at araw ng Linggo sakto 24. Merry Christmas sa inyo mga sir. Ito na mga sir, nabalik na natin yung upuan. Nagtanggal tayo dun sa may kubon ng battery. Kasi yung ginagawa natin dyan, kapag once na nag-overhaul tayo, top overhaul, CVT cleaning, nire-reset natin matik na yung kanyang ECU, TPS, sinecheck din natin kung may naka-install na error code para mabura din natin. Yan, timing na yung makina, gusto na, matapuncho lang yung maingay. Okay, hindi ko na patatanggalin mga sir, hanggang dito na lang yung video natin. Click na 125 na kulay puti. Kaya ingatan nyo yung motor nyo mga sir sa langis. Kasi yan po ang buhay ng motor. Langis. Okay, maraming salamat mga sir. Ingat po.